Hello everyone! Welcome back sa my YouTube channel. Ako po si Andy. Magbabahagi na naman po ng mga karagdagang kaalaman about sa kalusugan. Ang topic po natin for today ay about sa pagkawala ng pang-amoy. Ano po ba ang mga possible cause kaya humihina or nabawala ang ating pang-amoy? Ano ba ang mga medical term para dito? Ano-anong mga treatment ang naaangkop sa ganitong kondisyon? At totoo bang namamana ang ganitong kondisyon? Kung interested ka sa ganitong topic, please keep watching. Ang pagkawala ng pang-amoy ay maaaring pansamantala at maaari din namang maging permanente. Ang medical term para dito ay tinatawag siyang anosmia. Ang kadalasang dahilan ng irritation sa nose lining natin ay yung allergies or kaya naman ay sipon. Yun yung nagiging dahilan ng pansamantalang pagkawala ng ating pang-amoy. May mga serious condition na maaaring mag-cause ng permanent loss of smell natin, tulad ng brain tumor or head trauma. Pero sa mga matatanda, normal lang na humihina o nawawala ang pang-amoy. Ang anosmia ay kadalasang harmless o curable, ibig sabihin, nagagamot. Pero kahit papano ay nakaka-apekto pa rin sa quality of life natin. Ang mga taong may anosmia ay kadalasang humihina or nawawala din ang panlasa dahil connected ang both taste and smell natin. Ano bang mga causes o dahilan ng pagkawala ng ating pang-amoy? Ang kadalasang dahilan ng anosmia ay pamamaga or pagbabara sa ilong kung saan hinaharangan niya yung odors o pang-amoy papunta sa top of the nose. Yun yung system na nagsasend ng signal from the nose to the brain. Ito na yung common causes ng paghina or pagkawala ng ating pang-amoy. Sinus infections, common cold or yung sipon, smoking or paninigarilyo, flu or trangkaso, allergies or yung tinatawag nating allergic rhinitis, at yung chronic congestion. Other causes, isa sa mga reason na pagkawala ng pang-amoy din natin ay yung low immune system, like zinc deficiencies and vitamin deficiencies. Kung lagi tayong puyat at di healthy yung ating kinakain. Ang tanong, namamana po ba ang ganitong kondisyon? Ang sagot po ay yes po, namamana po siya. In rare cases, people are born without sense of smell due to genetic condition. Ang tawag po dito ay congenital anosmia. Pero, bihirang-bihira lang naman po ang may ganitong case or may ganitong kondisyon. Kung medyo matagal na yung ating kondisyon, like more than 2 weeks or months na, ay suggest na magpatingin na tayo sa doktor. Dahil baka mas lalo pang mag-worsen kung papabayaan natin. May mga physical examination naman na ginagawa ang mga doktor to diagnose your condition. Magtatanong sila about your health history. Depending on your answers, doctor may also perform one or more following tests. Itong test na to is to diagnose or to see kung ano yung nasa loob ng ilong mo. Baka meron tayong nasal polyps. Makikita nila yung dahilan kung bakit nawala yung pang-amoy mo. Baka may mga blockage sa nose lining mo, sa nasal passage natin. Kaya mas magandang magpa-consult tayo kung matagal na or kung medyo feeling natin ay nag-worsen na yung condition natin. What are the complications of this condition? Ano ba ang mga komplikasyon ng anosmia? Ang mga taong may ganitong kondisyon ay maaaring mawalan ng gana sa pagkain, leading to malnutrition or weight loss. Dahil nga hindi natin ma-appreciate yung pagkain
kaya nawawalan tayo ng gana sa pagkain. Sa mga gantong kondisyon, living without smell ka na talaga, parang for a long time, they will recommend or they will advise you na maglagay ng smoke alarm sa bahay mo so they can easily detect kung may sunog or gas leak sa bahay natin. They may also recommend na maglagay ng properly labeling sa mga pagkain natin with expiry date kasi nga hindi natin maaamoy kung sira na yung pagkain natin. Kailangan nating ma-avoid yung food poisoning. Kailangan din natin maglagay ng mga label sa mga chemicals natin like kitchen cleaners or insecticides. May mga treatment naman that may help to resolve anosmia caused by irritation like decongestant, antihistamine, steroid nasal spray, at antibiotics. Sa ngayon, wala pang available na treatment para sa mga may congenital anosmia. Ito naman ang mga DIY home remedies na maaari makatulong para manumbalik ang ating mga amoy. Living without smell ay napakahirap talaga. Nakaka-stress, nakaka-praning. I feel you. I can prove that dahil naranasan ko na yon. Nadagdagan pa ng current situation ngayon na pandemya, kaya hindi maiiwasang mag-worry ng mga taong nakakaranas nito. Most of them ay kinoconsider agad na COVID to, which is hindi natin sila masisi dahil isa yon sa mga symptoms. Pero it doesn't mean na COVID na agad siya. There's a lot of reason, there's a lot of factor, kaya humihina or nawawala ang ating pang-amoy. Yun nga, as I mentioned before, pwedeng dahil sa sipon or sa low immune system tayo, kaya humihina or nawawala yung ating pang-amoy. But you know, believe me or not, whatever it is, I'm sure magiging okay din tayo. Magiging okay ka din, ikaw na nanonood ngayon, I'm sure na magiging okay ka din. Basta lakasan mo lang yung loob mo, take the home remedies, and don't forget na magdasal. Dahil yung faith natin kay God, yun yung the most powerful weapon against all trials. Kaya natin to mga besh, laban lang. That's it for today mga candies. I hope may natutunan kayo sa topic natin for today. Kung nagustuhan nyo ang video natin for today, please like, share, and subscribe. At i-hit na rin po ang bell button for more upcoming videos. At once again, ako po ulit si Andy na nagsasabing, ligtas ang may alam. Thank you.